So ito pa to mga lodi, isa pa to sa mga pagkakamali na nagawa nila. So hindi nila hinigpitan yung bolt nito ng plate bago nila inilagay yung poste. So dapat mahigpitan muna ito ng todo bago pa ipatong itong poste. Dahil pagka hindi nila hinigpitan muna yan bago ilagay yung poste, ay mawawala na yan sa level yung poste, dahil abang hinihigpitan yung plate ay gagalaw din yung poste. So dapat bago pa ilagay ang poste ay hinihigpitan na ng todo yan. Todo na ang higpit yan para pag nilagay yung poste ay hindi na magbabago yung libelasyon ng poste. So sa kaso nito ay nakikita nyo naman ilang ikot pa ni Bagani bago tumigas. So dapat yan ay nakahigpit ng todo. At itong brace na ito ay hindi na to kailangan. So hindi dapat naglalagay ng ganitong brace. Dahil unang-una, abala ito. At hindi ko rin alam kung para saan yung brace na yan. Dahil kami, nagkakabit ng tataas ng trusses ay wala ng mga ganyan, wala ng mga brace. So isa pa sa mga iniwan nilang pagkakamali, tingnan nyo yung mga web girt. Yan. Mga web girt na nilagay nila ay hindi naka-welding. Naka-spot lang yung iba. Pero tingnan nyo yung ilalim na yan. Ayan, isusum ko. Ilalim yan ay walang welding. So, kung meron man dito sa kabila, spot lang. So, dapat yan naka-full weld na yan. Bago pa bumaba. Kasi napakadelikado niyan pagka gumagalaw yan at baka malaglag pa. At siyempre baka makaligtaan at hindi na yan ma full weld. Ayan ang mga delikadong bagay. So kapag kuan sa inyo mga lodi, kapag tip ko sa inyo, kapag nagtatayo kayo ng ganito, siguraduhin niyo maigi yung puno ng puste, dahil nandiyan nakasalalay yung tibay ng istruktura. Pag mahina yan, malamang ay maaring mabuwal. No, kami, ayan, kagaya yan, no, todo higpit yan. So, hindi na namin ngayon sigurado kung nasa level pa ngayon yung poste. Kasi habang hinigpitan niya, nagbabago. So, talagang ganun. Repair ito. Mahirap mag-akyat ng trusses na gumagalaw yung puno. So, kami, maging trabaho, sureful palagi. O dito, hindi ko alam kung paano. Kasi meron akong nakita nito na para ma-shoot nila yung trusses dyan sa pagitan ng dalawang angle bar sa may poste na yan, ay niluluagan nila ito, itong puno, which is hindi talaga dapat, hinding-hindi, na kahit sa anong dahilan ay luluagan itong tornilyo dito. Dapat yan na permis yan na nakatudo higpit para nang sa ganun ay walang galaw, no, hindi magbabago ang alignment ng trusses. Dahil kung maluwag yan at ginalaw pa ay malamang yung trusses nyo yan ay hindi na naka-align. So isa yan sa mga pagkakamali nila dito, kaya kung naituloy man nila ito, malamang malaki ang magiging problema. So, right mga lodi, para maiwasan yung mga pagkakamali ay unang-una kumuha ng taong marunong. No, kaya kasi kahit na ikaw yung foreman at napakagaling mo, kung ikaw lang ang mag-isa ang marunong ay hindi mo magagawa mag-isa yan. So kailangan mo ng mga tao na makakatulong sa iyo na marunong. O, kagaya ng mga grupo ko ay talagang batikan na. So, yun nga lang. Siyempre, may kaakibat na kapalit yan. O, walang ano ngayon, walang mura na maganda. No, sa Shopee lang meron. Ano nga ba gani?
Sa Shopee lang, sa Kasalasada, shout out. No? Disclaimer lang po, ha. For entertainment purposes lang, baka magreklamo naman si Shopee at saka si Lazada, at paborito naming shop yan. Pero yun nga, kung minsan, no, iba yung nasa picture, then iba din yung dadating na items. No, ganun talaga. So kung gusto mo nga kung ano yung mabili mo, pumunta ka sa store mismo para makapili ka. Di ba, Bagani? Oh, yun. Tama, di ba? So, yan lang mga lodi. So, sa kabuuan nito, yun lang ang maibibigay kong payo sa inyo, no? Para makaiwas kayo sa mga pagkakamali na ganito. Ulit, ha? Tamang kagamitan. Dapat magkwenta, mag-compute. At din siyempre tamang abilidad ng tao ang makuha nyo para nang sa ganun ay makaiwas kayo sa perwisyo. Alright? So ito mga lodi, yung pinaka malaking naging problema namin dito, mahaba itong harapan. Ayan, no? Kung napansin nyo, napakalaki ng ano, napakataas nung gap doon sa poste ng trusses. And then ito, kinakaltas na ni Reggie. So, kailangan magpantay yung dalawang yan. So, ito yung resulta ng mga hindi nagkukumpute sa pagbubuo ng poste o kahit na yung trusses. So, kailangan magcompute tayo para sigurado tayo sa sukat, hindi tayo umasa sa eskwala. Kasi yung eskwala may sasablayan. So, yun ang problema niyan. Kasi yung padron nila ganyan na hanggang sa matapos ito, problema na. So, ang unang ano ko dito, impression ko dito talagang mataas na dahil itong, kung ano yun, yung kanto ng angle bar dapat yung kinaltas. So dito hindi nila kinaltas. So yung pag-akyat namin kanina niyan, kinaltas na yung nandito. Pero nung ipinatong na yung trusses ay nakita na natin na talagang mataas nga. Hindi lang siya ano, hindi lang siya maliit kundi malaki. So ito yung resulta ng mga hindi nagkukumpute. Ito, medyo malaking problema to dahil ito yung magpapatagal sa trabaho namin, no? O yung video na to ay hindi namin ginawa para batikusin yung unang gumawa nito, kundi i-share kung paano na tayo makaiwas sa mga problema na ganito. So yun na nga, ang unang-una ang sinasabi ko na palagi na kapag nagli-layout, dapat sa layout pa lang ay tama na. Dahil kung mali, hanggang sa dulo yan mali. So dito, nahirapan kami ngayon. Yung kabilaan yan, sa kabila, ganun din. Di, dumikit na yan, yun sa likod. Ayos na. Sige, hintayin mo ito matapos pag bumaba ito, baka umangat pa yan. Ito, nagpapatagal. Ingat tayo mo dyan na hindi ma-welding yung plate, ha, para hindi na tayo mag-ano. Baka abutin yung plate. Yung pinakapaan niya. Ribaba na lang. So, welding na lang yung pinang-cutting namin kasi kung asitilin pa, masyadong abala na. So, shout out sa gumawa nito. Di bali, tropa naman namin yung gumawa dito. Yun nga, tumakbo. Pero sana ito, kung humingi ka sana ng tulong, hindi na sana umabot ng ganito ang problema mo. Totally, hindi mo na pala to problema ko na pala to. Kasi ito na nga, oh.
Kaya ugaliin mag-compute. Ugaliin kwan aralin ang paggamit ng calculator para hindi tayo nawaw mali. So lahat na yan, lahat ng poste yan, ganun ang magiging mangyari. Dahil yun na nga yung problema. So ito dito, yan yung patunay. Yan. Yan o, napakalaki ng diferensya niya ang nasa harapan. Isa dito sa likod. Kasi yan, ang kinabit namin yung web girt na yan na malaki, ay nilibil yan. So, hindi pwede hindi nakalibil. So, ayan ang libration niya pa. So, mga 2.5 cm pa yan, hanggang 3 cm. Ang diferensya. At simple pa siguro yung mga pedestal nito na pinagtungtungan ng mga poste natin ay hindi pa rin siguro nila nilibil. Kaya nakakadagdag pa ng problema yon. So ito mga lodi, kahit na medyo may kahirapan, pero pakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung diferensya niya. So ito yung level bar natin, nalagyan ko lang ng tubular, no? So ayan siya nakapatong doon sa dulo. And then dito nakapatong din siya sa dulo. So kung titingnan natin yung tubig ng level bar natin, so ayan, napapansin nyo. So ibig sabihin hindi siya level. So ililevel natin yung tubig, and then kukuhanin natin yung libelasyon ng tubig para makita natin kung gaano kalaki yung kakaltasin natin. So ayan. So ayan ang makakaltas natin. So around 2 cm. So ayan yung diferensya nyo. So kakaltasin natin ngayon yan. Dahil kung hindi, yung trusses ay hindi na maglalapat sa likod. So ito, nakayuko pa itong ano nila. Nakasubsub pa yung tawag nito, yung poste nila. Eh kung nakatingala ito, mas malaki pa yung makakaltas dito sa harapan. And then itong ano dapat, sa umpisa pa lang yan, kinakaltas na yung itong dulo na to. Kasi tatamaan ng trusses yan. So kung titingnan natin dito, ayan, napapansinin nyo yung mga trusses, mga poste na yan. So dito pa lang, makikita na natin na kahit wala pang level bar na mas mataas yung nasa right side, yung naka-slant. Ang lahat yan makakaltas na. So kagaya niya, no, ayan, lapat na dahil yung mga yan ay kinagpasan na. So isa to sa mga nagpapahirap sa amin dahil dapat magdiretso angat na lang kami. So dahil meron pa nga yan, abala pa. At medyo mahirap magkaltas dito sa taas. No, ang gamit namin dito ay welding na lang. Dahil kung acetylene ay lalo kaming mahirapan. At at the same time yung problema pa nito, yung mga poste ay hindi nagkakatapat. So mamaya tingnan natin yung puno ng poste kung anong itsura para malaman nyo, no. So ito, kaya namin na pinapakita sa inyo para nang sa ganun makaiwas kayo sa mga problema na ganito. And then doon sa mga gagawa at nakagawa na yung pag-compute ng mga sukat, dapat ay inaaral nyo. Dahil kung hindi nyo aralin, aasa kayo sa eskwela ay ito na yung magiging mangyari, no? Either maiksi o mahaba yung mailalagay nyong bakal. At kung gusto nyo malaman kung paano talaga ang tamang pag-layout at pag-fabricate ng poste, ay balikan nyo na lang yung ano, yung video namin sa pag-buo ng ano, pag-layout ng poste nito. At nandun lang kung paano ang tamang paggawa nun. No, pakihanap nyo na lang mga lodi kung gusto nyo malaman kung paano ginagawa yung poste, kung paano nililayout at paano kinocompute. So, okay,
So ngayon ito kakaltasin ko na. So ayan na mga lodi, yan ang itsura ng may putol na. So kailangan pag nagputol kayo yung at least medyo pantay din, no, para pagka nilatag yung tinungtong yung crosses diyan ay wala siyang magiging gap, kasi pangit tingnan kapag malaki ang gap diyan, right? So ito may mga ilan itong nakikita ko na ganito. So hindi naman lahat. So meron lang mga ilan-ilan yung nakita kong ganyan. So based dito sa puno ng poste, at saka kung sisilipin mo yung katapat nito, ay talagang hindi talaga sila magkakatugma. Kagaya ng tinaas namin na yun, yung process na yun, hirap na hirap kami i-shoot yung pinakapaan ng process dahil hindi nga sila magkakatapat, no. Medyo mahirap, hindi lang medyo mahirap, talagang mahirap. So dapat ay ito nakasentro dapat yan doon sa katapat niya, dahil ito yung ipapasok natin. No, pag hindi talaga magkatapat yan ay medyo mahirap. So right mga lodi, sana naman panoorin nyo ng buo yung video para maunawaan nyo, dahil itong video na to ay intended para makapagbigay ng konting kaalaman dun sa mga kasamahan natin na gumagawa ng mga ganito, na para hindi na sila magkakamali pa. So wala tayong intention dito na siraan or batikusin yung unang gumawa nito, dahil first time nila yung gumawa nito, at siyempre tropa din natin ang gumawa nito, at sana mapanood din nila para at least alam nila, no, na sana sa umpisa pa lang ay humingi na sila ng assistance doon sa mga nakakaalam, no, para hindi na umabot sa ganito kalaking problema. Okay?